30 pesos lang o less pa nga isang ano. Tapos ang ginamit ko lang 1/4 ng bar para mabalance din yung alat ng pasta. Magiging creamy kahit pa paano. We can add some spring onion. Hiwa tayo ng pang toss sa pasta. Just rough chop lang. Oy, always wash your ano ha, your hands and your greens. Okay, for garnish, magre-ready lang ako. So, gawin natin yung gabuhok. So, ispa-slant lang ang hiwa. Always protect your fingers with your bare claw. Have my plate. Bigat nito, paano ko iikot to? Dapat ito yung iikot ko eh. Sige, hintong na lang. Kasi ang style ko talaga, iniikot ko yung plato. Pero in any case na mabigat yung plato nyo, ikot nyo nila hintong. Pati yung pan kong iikot. Iniikot ko pa rin. Tinatry ko pa rin talaga iikot yung plato, sorry. Force of habit. Alright. Lagyan natin ng cheese. And then some of your spring onion. And just like that, mga kapatid, ready na po ang ating pastoyo. Para naman sa ating third recipe, gagawa tayo ng alternative natin para sa queso de bola. At tatawagin ko itong umami yummy cheese balls. Napakadali lang ito. Tatlong ingredients lang, oh. O meron ka lang queso, seaweed na tinusta at dinurog, tas meron ka lang honey. So simulan na natin. Kuha po kayo ng melon baller. Alam niyo po yun? Yung pambola ng melon. Ayan. So dapat galing sa freezer, ah. Take note, galing sa freezer inyong queso. So para mabilog niyo siya ng ganito. So you get one like this. Huwag kayong manghinayang, ay, sinira ni chef yung keso. Eh, di gamitin nyo sa spaghetti. Di ba? So, gumamit lang ako ng melon baller. Meron na kayong vibe na mini queso de bola. O, di ba? So, gawin nyo, kunin nyo na yung toothpick. Hiling-galing, syempre, of course. Ba't wala yung PMPC Star Award winner? Ay, ah, naman talaga naman! Okay, so lagay muna natin sa honey para may balanse ng tamis. Kalahati lang i-dip nyo, ha? Tapos yung excess, iganon nyo sa gilid. And then, sa inyong seaweed. Ang seaweed o nori, ito po ay mayaman sa iodine and iron. Tulad ng ginagamit nating seaweed salt. Yeah. So, kaya siya umami yummy. So, yung umami, kukunin natin mula sa galing, tama, sa seaweed. Kasi nga po, ang seaweed, naturally, meron po yung umami. Kikeso de bola ka pa ba? Kung meron ka namang ganito, mabilis pa paghatian, di ba? Hindi mo na rin kailangan hatiin. Gamit ang knife. Actually, pwedeng ito nga una nyo i-serve eh. So, lagay nyo lang na ganyan. Tagtarin nyo na lang. And then, get some of your honey. Ginawang ball pen eh, no? Pang ano to eh? Pang ano ng fruits. And just like that, mga kapatid, ready na po ang ating umami yummy cheese balls. Dapat ganun, ha? Kung namamahala naman kayo bumili ng kung anong prutas dyan, eh, pwede naman kayo magsabay at gagawa tayo ng fruit salad gamit ang saba. At tatawagin natin itong saba all. Okay, so meron lang kayong saba na nilaga, itong ating sago, pandan, honey, at gatas, at kaunting yelo. Napakadali lang. So, unahin nating haluin ang gatas at honey. Okay, so honey next. So pwede kayong gumamit ng evap, pwede rin kayong gumamit ng fresh milk, whatever milk is available sa inyong pantry, sa inyong kusina. Tapos, lagyan nyo na yung sago. Lahat, halo-halo lang to, no? So lahat na natin to. So huwag kayong mangamba. Mangamba, lalim. Yun sa mga green na ano na sago. Okay lang yun kasi ang nirequest ko po talagang sago para sa recipe na to ay yung makulay. So, hindi po yung nabubulok, ha? Hindi po yung nahamag. So, inaalo ko na rin na doon sago para ma-absorb na rin nung sago yung tamis nung honey. So, lagay na natin ang saging na saba na pinakuluan. Alam nyo, una ako nakatikim nito, saging na saba na may ano, na merong yelo, sago, yun. So, parang in-amplify lang natin at mas pina-healthy lang natin kasi hindi tayo gumamit ng sugar. Tapos gumamit tayo ng mas makulay na mga sago. Okay, so next natin, lagyan na natin itong pandan. Huwag nyo na itong anuhin, no? Hiwain. I-infuse mo lang yung pandan. So what you do, use the back of your knife just to release the flavor of the pandan. Yun, lalabas yung amoy. Alam niyo amoy ng ano, ng kakanin? Parang ganun yung amoy niya. No? So, lagay mo lang dyan. If you can leave this overnight para mas lumasa yung pandan, better. Mayroon ako wooden bowl dito. Kuha tayo yelo. Kuha tayo ng ating saging. Napakadali, di ba? Alright.
Just like that, ready na po ang ating Sabaol. Just like that. Chef, tatapatin kita. Yes. 500 pesos na lang ang natira sa bonus ko. Mababayaran ko ba itong ating ano? Ay, Doc, alam mo. Pagkain ngayong pamasko. May chukli ka pa. May chukli ka pa. Alam mo bakit? Oo. May main course ka na, may appetizer ka pa. May dessert ka. Alam mo magkano lang? Magkano? May sukli pang 500 ko? Yes, may sukli ka pang 140 dahil 360 pesos lang yan. Ang galing ko sa mat, no? Talaga? Oo. Oh, di ba? Lahat ito. Oo. Isipin mo kung 360 pesos, parang... Pang family of four. Family of four na yun. So parang 90 What? Pesos per head. Pero ito, nakagawa tayo na mayroon tayo na may appetizer, may pasta, mayroon tayong... Hamon. Hamon. Interesting kasi may alat, may creaminess. Oh, may tamis ano? At may umami mula dun sa seaweed. Oh, diba? Oh, hindi ka bubulahin ang kesong ito. Ang galing sarap! Mo. Sarap! Pero pwede mo rin tayo sabay dito sa pasta. Pwede mm-hmm. natin sabay dito. Habang may cheese ka pa sa bibig. Although may cheese na rin ito, Doc, yung pasta natin. Try na natin ito, Doc. Oo nga. Sige, sintensyahan mo. Pusyal oh, mo. Oh, parang hamon yung pagkakahiwa. Oh, tulay hamon ha. Meron yan orange, meron yang sibuyas, pasas. Grabe. Hindi ko pa nangunguya, oh. Grabe na. Tsaka mabango. At kung gusto niyo pang matuto na iba't iba pang mga tips, at para matuto po tayo sa ating mga gagawin sa inyong leftover makeover, panoorin po natin ito. Huwag agad itapon ang mga gamit ng lata pagkatapos magluto ng Noche Buena. Ang mga latang pinaglagyan ng luncheon meat at evaporated milk ay maaaring i-recycle at gawing paso ng halaman o kaya naman ay lalagyan ng maliliit na bagay. Maaari itong balutan o pinturahan at lagyan ng dekorasyon. May pakinabang din ang pinagbalatan ng mga ginamit na sangkap. Ang balat ng saba ay maaaring lutuin at gawing extender para sa burger patty o kaya naman ay sa meatballs. Maaari din itong gamiting panlinis ng leather o kaya ay pantanggal ng warts. Ang balat ng orange ay maaaring tuyuin at gawing air freshener o kaya ay minatamis na candy. Ang puting bahagi nito ay mahusay ding panlinis ng mga wooden furniture. Maaari din itong ilagay sa brown sugar upang hindi mamuo. Ang ugat na pinagputulan ng spring onion ay maaari pang itanim muli. Ilagay lamang sa basong may tubig at muli itong uusbong. Ang pinakulo ang dahon ng pandan matapos hanguin ay maaaring patuyuin at ihabi para maging placemat, glass coaster at iba pang bagay. Yan ang Healing the Environment tips mula kay Chef Jeremy para sa isang happy, healing Christmas. Ayan naman! Naku, napaka-helpful ng mga tips na yun, di ba, Do? Di ba, may natutuhan po ba kayo? Mm-hmm. Dapat lang. Mm-hmm. Eto pa, meron pa tayong dessert. Meron pa? Akala mo yun lang, Doc, ha? Ang dessert natin ay... Eto ang... Sabaol. Kaya pala may spoon. Mm-hmm. So, may yung mga... May sakupa. Nahihirapan dyan na maghanap ng prutas na pang fruit salad, eh, mahuhuli nyo na rin yung para kayo nag-serve ng fruit salad kapag nag-serve kayo ng sabaol. Kasi mayroon siyang sago, mayroon siyang saba na pinakuluan, gatas, at honey. Diba? So, may tamis, may creamy, may yellow. Nasa pagkaitay ka na, may yellow ka pa. Siyempre, para ano, balanse doon sa init nung kinain natin. Mm-hmm. Diba? Napakadali lang gawin lahat nung pinrepair natin. Kaya mga kapatid, pwede nyo na po i-insta-shot ang ating mga recipes ngang araw na ito. Napakadali lang po. Tapos kung meron po kayong ginawang sarili ninyong version ng inyong Bulsa Buena, maaari nyo po kaming itag sa Instagram, WellnessChefHG. Like and follow us there po. At follow nyo na rin po at ilike na rin po aming official Facebook page, Healing Galing Official, para po sa iba't ibang mga produkto ng Healing Galing. At tulad po ng ginamit ko dito na seaweed salt at honey, punta po tayo sa www.healinggaling.ph.
habang kami po ay kakain dito, gigiling lang po ang ating camera. Magpapatuloy ang inyong kinagigiliwang hiling show ng bansa. Ang hiling-giling sa TV. Christmas special! Yes! O, diba? Ibabahagi po namin sa inyo ni Chef Jeremy ang ilang gift-giving tips na makakatulong sa healing the mind and body, healing the wallet, at healing the environment. Alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko at alamin kung paano maging magarbo nang hindi nabubutas ang bulsa. Paskong magarbo, pero tipid sa budget mo! Susunod na sa Healing Galing sa TV, Year 4. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng EC27 Guava Plus at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Kapatid, isa po sa mga dahilan ng stress tuwing Pasko ay ang paghahanda ng mga panregalo at pang-aginaldo. Hindi lang po para sa mga inaanak, kundi para sa mga kapamilya, kaibigan, kaopisina at marami pang iba. Ang tradisyon po ng pagbibigay ng regalo tuwing Pasko ay nagmumula sa kwento ng tatlong haring mago na nag-alay ng mga regalo kay Baby Jesus nung siya po ay ipinanganak, di ba? Pero sa mga unang pagdiriwang po ng Kapaskuhan, hindi naman agad nauso ang pagbibigay ng regalo. Panoorin po natin ito. Noong panahon ng Middle Ages sa mga bansang Europa, ang pagdiriwang ng Pasko ay nagaganap sa labas ng tahanan. Kaugnay nito, isang tradisyong tinatawag na wassailing ang nakagawian ng mga naninirahan sa mga bayan. Ito ang paghingi ng regalo, pagkain, o inumin ng mga mahihirap na manggagawa mula sa mga bahay ng mayayaman. Higit na kapuna-puna noon ang paglalaban ng mga social class at kuminsan ay nagkakaroon ng hindi magandang komprontasyon sa pagitan ng dalawa, lalo na kung may hindi mapagbigyan. Upang maiwasan ang gulo, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagpauso ng mga bagong tradisyon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa loob ng mga tahanan. Ang pagsasalo-salo ng pamilya sa hapagkainan at ang pagkilala kay San Nicolas bilang tagapagbigay ng regalo, pagpasko. Lumawak na lamang ito sa dulot ng marketing at commercialization at higit na nakilala si San Nicolas bilang Santa Claus na namimigay ng regalo sa mga bata. Sa paglaganap ng Kristyanismo, mas iniuugnay ang Pasko sa kapanganakan ng Poong Yesus at ang pagtanggap niya ng regalo mula sa tatlong haring mago. Kung iisiping mabuti, hindi obligasyon ang pagbibigay ng regalo pag Pasko. Kaya't hindi po natin pinapressure ang ating mga sarili na gawin ito para hindi tayo ma-stress. Balikan po natin, ano nga ba ang dahilan ng pagbibigay mo ng regalo, kapatid? Ito ba ay bilang pasasalamat o nais mo lamang mag-share ng blessings? Maari naman po tayo magpasalamat ng hindi na gumagastos. Yakapin ang mga mahal sa buhay at sabihing thank you o I love you or Merry Christmas. Magsama-sama po at magkwentuhan para mag-catch up. Maari din namang mag-share ng blessings nang hindi nauubos ang blessings. At ipagluto ang mga kaibigan o isama sila sa inyong mga dasal. Hindi rin po kailangan piliting gumastos kung walang paggastos. Hindi kailangan mang-hold up, hindi kailangan mangutang, at huwag pong intindihin ang iisipin ng iba kung hindi mo sila mabibigyan ng regalo ngayong taon. Kung tunay po silang nagmamahal sa iyo, kapatid,